Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Alam nyo, napakaswerte ko dahil naka-attend nga ako dito sa Bakery Fair 2023 na ginanap kanina sa World Trade Center. As you can see, di ba, bonggang-bongga. Nakikita nyo naman yung mga cakes, mga naglalakiang cakes, naggagandahang cakes. Actually, contest nga ito, no? So, ang daming nakipagsapalaran. Talagang masterpieces lahat. Wala kang itulak. I mean, wala kang hindi gugustuhin sa mga cakes na nakadisplay kanina dun sa World Trade Center. Pero isa nga talaga sa inaabangang event sa Bakery Fair 2023 ay ang FCBAI Baker's Cup Wedding Cake Competition. Bongga yan talaga. Kasi nga talagang dyan mo makikita yung kung gaano kahusay ang imagination, creativity ng mga bakers natin dito para at least, di ba, pinapakita nila ang kanilang talent. So pagpasok ko pa lang sa World Trade Center, medyo na-shock na talaga ako kasi wow, ang lalaki ng cakes, napakaswerte naman itong mga taong to na may talent sila na gumawa ng ganyan. It's an art eh, talagang kung akong judge, siguro papanalunin ko lahat yan, bibigyan ko talaga ng ano. But of course, may mga lumulutang talaga. And pag contest, may nananalo. Pero hindi na nangangahulugan na yung iba ay talo. Actually, feeling ko nga, hindi man silang tinanghal na winner kanina, pero at least, di ba, malaking opportunity ito sa kanilang lahat para mas ma-expose ang talent nila. Dahil sa dami ng tao dito kanina, no, sa event na ito, malamang isa sa mga yan ang kumuha ng mga numbers ng mga gumawa ng cakes na yan para at least i-commission nila, malay mo, sa mga wedding, sa wedding nila, or gusto nilang magtayo ng bake shop or whatever. So yun ang kakontakin nila yung mga gumagawa niya. But anyways, ayun na nga, pabonggahan talaga ng pag-bake, pag-decorate ng mga wedding cakes to, pag mga ganito. Ang nakakatuwa nga, kasalang Pinoy pa ang team. Ngayon, kaya kung ano-anong eksena talaga mula sa mga ganap ng mga Pinoy ang nalikhang cakes. Alam nyo, na-surprise talaga ako. Actually, naman na-surprise kasi alam ko naman kung gaano ka-talented ang mga Pinoy. Pero talagang, wow. Kung ikaw, kung dadalhin sa'yo yung cake, parang hindi mo kakainin. I-display mo lang talaga sa pagkaganda-ganda. Sa totoo lang, nakaka-mesmerize nga ang kahusayan ng mga Pinoy bakers sa paglikha ng mga wedding cakes gamit ang mga fondant, royal icing, gum paste, at kung ano-ano pa. Tapos, syempre, ang bongga rin dahil, syempre, dapat lang naman, ano, kung ako nga, baka mas dapat pang lakihan. Dahil ang winner nga naman kanina ay tumanggap ng 80,000 pesos. Bongga yon. So, in-announce nga kanina ang winner sa World Trade Center. At bongga lang, actually, I'm sorry guys, kasi hindi ko nakuha yung details. So, sa sobrang laki ng event, tapos sa sobrang dami ng tao, kami mga invited na media, dinala sa isang room. Sa isang room na puro media din yung nandun. So, parang kumain lang kami. So, hindi ko na halos na hindi ko na na-monitor pa yung awards, yung awarding, at saka sa dami ng event kanina kasi bukod doon ang dami-dami nilang invited na kung ano-ano. Katulad niya na yan talaga yung mga sample na cakes. But of course, hindi mo lang pwedeng kainin. Pero bukod na, pagpasok mo, ang dami-daming stores, ang dami-daming nagpapakita ng kanilang mga talent, may mga coffee, at kung ano-ano pa ha. Of course, ang daming bumili ng mga hopia. Lahat ng klase ng tinapay na i-expect mo talaga, meron kanina yon. Talagang mauwiwili ka. But of course, ang feeling ko lang kasi, nung nalaman ko nga na yun yung winner, as ito nga yung pinipost kong ito, yung number 19. Kasi, ang ano ko lang, para siyang feeling ko lang na para siyang inspired sa Manila City Hall. Kasi nga yung itsura niya, diba? So, ayan yung cheque, ha? Yung itsura niya kasi, para talagang, di ba yung Manila City Hall yun, tapos pagdating sa dulo may relo, tapos may mga, ganun din yung look niya, ganun na ganun yung itsura. So, tsaka to be honest, no, ako naman talaga, lahat talaga, nagagandahan ako sa lahat ng mga lahat ng cakes na nakasali. Anyway, bago yon, eto kanina, ganyan karami, sa isang portion pa lang yan, sa labas lang yan, halos, kasi ang laki-laki ng World Trade Center, pag pinasok mo pa yan, yun, pamamaya ipapakita ko kung eto na yata yon. So, yung pinakita kanina, may mga sample doon, mga nagpapakita, nagtuturo, nagde-demo ng kanilang mga products. So, yung mga gusto mag-business, ayon, matututo sila doon. So, ito na nga yung
Wala pa yata, bungad pa lang to ng World Trade Center na pinuntahan ko. So may mga ganyan-ganyang event, may mga ganyan-ganyang outlet. So pwede kang bumili, pwede kang tumikim. Iba dyan, merong mga pa-taste test. So, talagang malulula ka rin. So, sabi ko nga, kulang ang ano eh, kulang yung time namin kanina para mapuntahan lahat. Ito, yan, marami ako. Yan, pwede kang bumili dyan. Of course, napakasarap ng mga piano ano dyan, etc. etc. Tapos, bumili ako dyan. At sa may bandang dulo, eh, andun na yung mga iba pang hopya. Pero anyway, again, malaking bagay ang exposure nila yung ito yung mga gumawa ng cake nito sa Bakery Fair 2023 para mas dumami ang mga clients. I have a feeling talaga ako nga may mga kinuha kong number. I asked Wilson Lee Flores kung paano makakontakt yon para at least, di ba, pag may mga gustong magpagawa ng cakes, ay i-refer natin sila. But then, yun nga, punong-puno ng mga taong Bakery Fair 2023 ng FCBA. Alam nyo, pa kung interesado kayo, hanggang March 4 pa sila sa World Trade Center. So, pwedeng-pwede po kayong humabol. Ang FCBAI ay bahagi ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, FFCCCII, the umbrella business and civic organization of 170 Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Trade Organization from Apari to Tawi-Tawi. Kaya ano talaga, supportahan natin ang Bakery Fair 2023 at supportahan natin ang Philippine baking industry. Talagang bonggang-bongga ito, no. Nung una naka-attend na ako ng press ko nila nung bibigay about sa event na ito, at talagang ngayon talaga nagsikap talaga akong maka-attend sa event na ito. Talagang hindi ko talaga papalampasin kasi sa press con pa lang na-impress na ako sa mga gusto nilang mangyari. Kaya at totoo na yung kung ano yung sinabi nila sa press con, yun ang makikita mo talaga. Feeling ko, no, karamihan talaga ng mga nagpunta kanina, sila yung mga bakers, yung mga gustong gumawa pa lang ng, gustong magsimula ng negosyo. So, ayan, at dahil sa dami ng dinemo kanina, ang daming tinuro, ang dami yung pwedeng makuhang tips, talagang for sure, mas dadami ang mga negosyante sa atin. At syempre, dito nagsisimula yan sa pag-bake-bake, konting kalaman. Ako, ang dami tong kakilalang baker. So, yung iba nga, editor din, reporter din, writer din sa showbiz, pero nagka-interest sila. Ang dami ko rin classmate na naging hobby, na ginawang hobby ang pagbe-bake, and now nagiging business na sila. So sa mga gusto pang humabol, you can ano, pwede pa kayo hanggang March 4 pa rin naman sila. So maaabutan nyo pa rin kung gaano ka bongga ka. At naka-display pa rin yung mga cake na yan, ano. So, 'di ba, talagang kung ganyan nga ang cake, sabi ko nga para maengganyo ka na magpakasal, at sabi ko, maengganyo magpakasal, oh. And then, sobrang gaganda ng cake niyan, talaga lula ako sa dami ng cakes na parang lahat yan pipiliin mo. Of course, congratulations sa winner. Hindi ko naman nakuha yung pangalan mo, but of course, I'm sure nasa Facebook to ng Bakery Fair 2023. Makikita nyo naman sa kanila yung detalye, yung mga awards night. Pero ako, okay, basta yun, congratulations. Para sa akin, lahat kayo winner. At of course, sa organizing committee nga to, yung FCBAIA, congratulations sa inyong lahat. Napakarami, napakaganda ng project na ito. At alam ko maraming natutulungan, maraming matutulungan ito. At kasi nga, makikita nyo yung pinakita ko kanina, talaga ang daming pumunta at very serious sila, nagmamasid-masid sila, talagang pinakikinggan, pinanunood nila kung paano gumawa ng mga bagay-bagay na pwedeng pagkakitaan. So katulad ito, di ba? Parang ang sarap kainin talaga kanina, kaya lang syempre, pinag-effort nila yan para at least mas ma-enjoy pa ng mga umaattend, dadalo sa Bakery Fair 2023. So yun na lang muna, guys. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo dito sa aking YouTube channel. Actually, gusto kong sabihin, nung November pa ako naka 100 naka silver play button, pero ngayon 110,000 plus na. Yung 10,000 na yun, parang mga ilang months ko rin pala yun napuno, no, bago ko ay na-achieve, no. But anyways, again, maraming salamat sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Mag-subscribe na kayo dahil sigurado naman ako na magaganda ang mga ipopost ko at talagang magugustuhan nyo. At syempre, hindi to fake news dahil lahat naman totoo, especially yung mga may interview ako. So ito nga, again, maraming salamat from the bottom of my heart, at magkita-kita sana